Hello, good morning mga ka-housemates. Nandito na naman ako, ang inyong dependable broker si Nick Dimanlig. And this time, i-discuss ko naman sa inyo ang bagong property natin sa Tanawan. But before that, don't forget to click, like, subscribe, and hit that notification bell dito sa channel ko. Tanawan Park Place is located here in Barangay Bagong Bayan, Tanawan, Batangas. So, meron silang unit ngayon na tinatawag natin na Jasmine Duplex. Duplex means dalawang unit sharing a common firewall. So, i-discuss ko sa inyo is yung Jasmine na turnover unit natin. So, Jasmine turnover unit has a lot area of 58.5 square meters at meron siyang floor area na 44.25 square meters. Meron siyang 2 bedrooms, meron siyang 1 toilet and bath, at meron siyang provision for car park. So, start natin dito sa labas. So, makikita nyo, yung area natin is may space siya for garden. So, kumbaga, yung mga plantitas natin, kung mahilig magtanim, perfect tong spot na to. Or you can have a coffee table here para at least kayo ni partner mo is meron kayong space. Na to, pwede mong gawing parking mo na which is kasha ang 1 to 2 cars. So, then, if you have money in the future, pwede kang magkapaslaban mo to. So, magkakaroon ka ng extension ng bahay mo. So, tara, let's check yung loob ng bahay. So, welcome dito sa loob ni Jasmine Unit. Mapapansin nyo, ang deliverables nito is tinatawag natin na bare unit. Ano nga ba ang bare unit? Ang bare unit is wala kang tiles, walang paint ang walls mo, and wala kang roofings. Ang advantage nito is ikaw ang makakapag-design ng gusto mong theme ng bahay mo. Kumbaga kung anong gusto mong tiles, gusto mo ba granite, gusto mo ba marmol, walang problema yun, ikaw masusunod. And sa color ng paint, as you can see, malalaki ang windows nila. So wala tayong problema dito pagdating sa ventilation. So tingnan naman natin yung CR. So ang deliverables din ng CR nila is meron na silang tiles pero wala pa rin paint. Pero basic, meron kang sink, meron kang toilet bowl. Okay? So, going here sa labas. Going here sa labas, meron kang tinatawag na utility area. So, makikita mo, meron ditong standard na sink para sa paglalaba. So, si Mrs., pwede dito maglaba or you can extend this place para maging part pa rin ng kitchen mo. So, right now, pupunta naman tayo sa taas. Tara. Okay. So, welcome dito sa second floor ni Jasmine. So, sinasabi ko nga, bare unit ang deliverables niya. Maski dito sa second floor, makikita nyo, wala pa rin tiles, wala pa rin paint yung walls niya, and wala ka pa rin kisame. But again, the good thing is ikaw ang makakapag-arrange ng gusto mong setup ng bahay mo. Pwede mo siyang gawing isang malaking one bedroom or meron siyang, pwede mo siyang hatiin para sa two bedrooms. Malawag na malawag pa rin. So, check niyo lang muna. Then, makikita niyo yung windows. Malaki pa rin. So, wala tayong problema sa ventilation, saka sa lighting. And for sure, makakatipid tayo ng kuryente. So, ngayon, na ipakita ko na sa inyo yung turnover deliverables ng Jasmine Unit. Ngayon, titignan naman natin ano yung magiging itsura niya kapag naging expanded siya. Meaning, in-extend natin yung bahay hanggang doon sa end ng lote natin. Para at least ma-visualize nyo, check natin. Yeah.
Okay, so yung makikita nyo kanina na open area doon na allocated for parking, kapag in-extend nyo, yung taas, inislaba niya, ginawa niyang room yung taas, then yung baba, ginawa niyang car park, makikita nyo na pwede siya sa one car na parking. So, still, mas lumaki yung harapan ng bahay natin. Okay, so check natin yung loob. So, ayan mga ka-housemates, nakita na natin na meron na siyang tiles at meron na siyang paint sa walls. So, yung kaninang bare unit, ganito yung magiging itsura niya kapag nagkaroon tayo ng tiles at ng paint. Still, maintain niya yung banyo, which is ganito. Pero ang gusto ko lang i-highlight sa inyo is nagkaroon siya ng additional room. Itong additional room is yung in-extend niya, is pwede to para sa gusto mo magkaroon ng office o kaya para sa mga lola at lolo natin, nakasama natin, na hindi na kayang pumanik na hagdan. So, perfect to para sa kanila. Or you can also make this as a maid's room. So, then, kapag pina-extend, makikita nyo mas lumaki pa rin yung kusina natin. So, dito nyo ilalagay yung setup nyo ng kusina. Si ref, so nandito yung sink, then possible, nandito yung dining area, at doon naman yung living area. Okay? Pero, nakalock. Nakalock yung utility area. So, try natin kung mache-check natin mamaya. Pero puntahan natin yung second floor. Tara! Ayan. So, yung kanina, wala siyang CR sa taas. Pero since nag-extend tayo ng unit, possible na magkaroon pa rin siya ng CR. So, depende na sa kung ano yung preference nyo. Ngayon na magwe-welcome sa atin dito is a common space bago tayo pumasok sa kwarto. So, pwede natin itong tawagin family room. So, pwede ka magkaroon dito ng sofa, meron kang TV, so para sama-sama yung pamilya. And check nyo pa rin yung window natin, napakalaki. So, wala tayong problema sa lighting at sa ventilation. Check natin yung mga kwarto. Room number 1 is parang master's bedroom niya. Napaka-spacious niya. So, si Mama at si Papa, pwede dito. Again, this is just a perspective kung ano yung magiging design ng bahay nyo, ipina-extend nyo. So, it's up to you kung gusto mong mas malaki yung unit, kung ilan yung bedrooms, walang magiging problema. Check naman natin yung next room. So, yung second room, pwede to para kay kuya or kay ate. So, again, meron siya available na window. Then, spacious enough siya para magkaroon ka ng isang single na bed and study table here. Or kayo na bahala mag-design. Then, I will show you the third bedroom. So, itong third bedroom natin is medyo maliit. So, enough lang dito is yung pwede siya maging nursery room o kaya room para kay bunso. So, makikita nyo, meron pa rin bintana, napakalaki ng window, so wala tayong problema sa lighting at sa ventilation.
yung house tour natin dito sa Tanawan Park Place, Jasmine Duplex Unit. So if you want to know more, you can contact me dun sa number na magpa-flash sa screen nyo. So, bakit ko ba gugustuhin magkaroon ng property dito sa Tanawan Park Place at bumili ng Jasmine Unit? Number one is location. 5 to 10 minutes lang, start hallway, Tanawan exit, nandito ka na. Then, number two is yung accessibility. Lahat ng major establishments at malls, churches, and palengke is accessible. Then number three is price. Napaka-reasonable ng price niya and you have the freedom to choose kung ano yung gusto mo maging layout ng bahay mo since ang turnover unit nga niya is bare. And number four is plans. Kumbaga, dinesign niya yung bahay na mag-aangkop doon sa future plans since pwede ka magpa-extend and pwede mo magawa yung dream house based sa kung ano yung gusto mo. So, yun lang. So, I hope sana nagustuhan niyo yung vlog na to and sana sabay-bayan niyo pa rin yung mga susunod na vlogs ko. Thank you so much for watching. Bye! Perfectong space na to para sa inyo. Then, moving here to the right, meron kang allocated space for your parking area. So, possible dito is 1 to 2 cars